Ayan. So, hey guys, hello. So, natapos na pala yung airwalk event. So, mamaya, try natin panoorin yung mga nag-submit ng airwalk event. Nasa Discord eh. Tapos, check natin yung mga magaganda nilang edit. So, nag-submit din ako. Kung gusto nyo mapanood yung ginawa kong airwalk, so, nandyan sa link sa description sa baba yung video. So, hindi ko in-upload kasi dito sa YouTube kasi baka ma-copyright tayo. Ayan. So, ayan. So, tapos na yung update ng Wheel 4 for today. Today is September 5. So, may mga bagong update. May mga bagong Legendary Spirit, Mounts, and Outfits. And also, some changes sa laro. So, first of all, try muna natin tingnan yung mga mount. So, may dalawang mount. So, pwede mo siyang i-craft, pwede mo rin siyang bilhin sa market. Kaso, di ko siya na-suggest bilhin sa market kasi medyo pricey siya sa market. Pero kasi ang dating anong dalawang mount na to is para mga ex-Draco mount, no? Yung design niya, yung kulay. Starry. So, kapag rin-up mo kasi siya, ito yan. So, gagamit ka pa ng treasure. Legendary treasure na materials. Tapos 500 na bulaklak. Ayan. So, 1.6 golden. So, kinampute ko, most likely, kung bibili mo yung mga materials na to by gold, aabot din to ng mga nasa 12,000 gold. So, para kung bibili mo rin siya sa pera, mas malaki magagastos mo. Mas okay na i-crap na lang siya true gold. Kung gusto mo talaga i-crap tong mga mount na to. Pero, ayan. Cash para mabilis. Ayan. Tapos, next naman, itong Legendary Spirit na Bihoyo. Ano pangalan nito? Spirit. Ayan. Pangalan, Luminous Empress Candela. Wow, Candela. Ayan, so... Ayan ay kapatid ni Bihoyo. Recycled na naman. Pero, ayan, maganda naman yung ano niya. Accuracy Eva. Tapos physical spell attack HP, tapos hunting XP, basic attack, and then may debuff siya na minus crit, and then yung fire debuff niya yung increase ng crit and eva. Ayan, so maganda to sa mga crit and eva build. Ayan, pero imposible, medyo mahirap kuhanin yung mga ganitong pet talaga eh, kasi sa summon lang yan makukuha. Pero goods naman to, tong Candela. Goods naman siya for primary deck mo. Pwede rin siya sa XP deck, pero hindi na rin masama yung buff niya actually. Pero kasi 15 seconds lang, oh. Hindi siya parang ano, pang matagalan na buff. Unlike yung ibang spirit na parang tumatagal yung buff. Ito rin pala 15 seconds lang. Pero yung mga iba, alam ko matatagal yung buff eh. Ito 15 seconds lang din. Yung ano ata ito. Ito ata may matagal na buff. Oh, 60 seconds. Tapos cooldown. Ito parang perma buff pala tong kay ano. Tong Chunryu. Ito bang kay Luminous Etra. Oh, 15 seconds lang din. So most likely yung mga party buff ay mga... Ayan. Ito 30 seconds. Pero most likely yung iba puro ano lang. 15 seconds lang yung party buff. Yun pala yun. Okay. 15 seconds lang pala mostly. Wala kasi tayong legend eh. Home sim. Ayan. So ngayon naman, ang pinaka gusto kong update talaga ngayon, yung mga outfit. So nakita nyo naman yung mga outfit, diba? Lupet! Yung warrior, mukhang ultraman. Ayan, mukhang majorette yung darkies. Tapos yung taoist, mukhang Assassin's Creed. Tapos yung galit na galit yung mga sword main eh. Mukhang mga dancer lang wala to. Kaya effort yung sa Sork. Nasa yan, sa Warrior, di ba? Mukhang Ultraman. Tapos, so, yung Arba talaga. So, di talaga ako masyado nagpapalit ng outfit. Kasi, from the past months, talagang itong uniform lang yung binili ko. Kasi nga, it reminds me of Run Online. Pero, since gusto ko yung team nung costume ngayon, yung outfit, so, madadagdagan na to. Apat lang nga yan. Oh. Yung mga gold lang yan. Saka itong ano, school uniform. So, ngayon, eto. Actually, ang ganda nung default na green niya. No? Actually,
good siya pang ano eh, no? Ayan, pantago sa SPs. Di ba green, green na green sa SP? Pang camouflage. Di na masama, no? Pang di na masama yung default design niya. Nagtatry kasi tayo ng color. Random dye natin. Ay, hindi. Wait. Ayan. Doon tayo sa outfit. Ayan. Try natin i-random dye. Yung black and red, hindi siya babagay kasi mayroong ano eh, may green. May greenish dito sa armor ng ano eh. Itong metal plate ng arba. So, eto, bagay din. Brown. Ayan, yung green. Eto pala, eto maganda rin. No? Mukhang malawin nga ito eh, kung titignan nyo. Mukhang malawin. So, iniisip ko kasi kung magstay pa rin ako sa team ko na red, green. Red, white. Red, white kasi kung madalas eh. Either red or white lang. Ayan. Eto ba? Pink? Di pa rin eh. May green kasi eh. Eto, may itong brown, no? Medyo okay to. Itong parang medyo brown na to. Low key lang. Ito din. Matingkad naman ito masyado. Ayan. Brown. Tapos ito nga gawin natin red. Di eh, no? Pangit. Pangit tong red. Ayan, white. Di rin. So, ito yung all white. Pero masyadong popular ang all white eh, sa arba. So, ito yung isang iniisip ko. Brown saka green. Kumbaga, no? Camouflage. Kasi yung default niya, eh, no? Ayan. Ito parang ginawang ano lang. Ito pala yung second color yung parang ginawang brown. Ayan. Try naman tayo na ibang kulay, no? Parang maganda nga itong brown. No? Mukhang malawin tuloy. Tapos yung headgear. Ano magiging kulay ng headgear ngayon? Eto. Dapat iparish natin dun sa brown. Ano yung brown nito? Ayan. Brown and green. Sakto green pala matanong ang arba ko. Di na masama, no? May iba naman, hindi red and white. Sheesh! Nahirapan ako mag-decide, guys. Guys, tulungan nyo ako mag-decide dito. Ang hirap magsukat. Ayan. So, kung titingnan nyo kasi yung mga past costume ko, talagang ano, ang default ko talaga, red and white. Ayan. Red and white. Red and white. Tapos ito, all red. So, ngayon, napapaisip tayo ngayon kung magi-green tayo or yung gagamitin natin yung brown na color scheme. Ito, dark brown. Ito pala yung brown na ito. Ayan. Ayan o. Diba? Di na masama, no? Ayan. Mukhang malawin. And guys, kapag ito nakaabot ng mga ano, mga, kahit mga 30 likes yung video, ito gawin natin kulay. So, di pa ako makadecide eh. Pero ayan. Binili na, pero di makadecide na nung kulay susuotin. Sayang kasi yung gold kapag nirecolor uli natin. Ayan. So, ano pa yung mga updates bukod doon? So, ayan yung mga mount nga pala. May mga, ayan, may mga buff yan.
stats, crit damage, reda, crit attack damage boost. So, di naman siya. Kaya naman siya kuhanin sa Codex, actually. Ayan. So, ayan yung ano pala, may mga bagong mystical piece daw. Ano tong na-settlement sa akin? Ah, okay. So, may mga bagong mystical piece. Wala ba dati nito? Nakakuha ba ng ganito? Yung mystical piece na special? Dinagdag daw itong mga epic eh. Wala bang epic before? Di ko sure eh. Di ko kasi tinitingnan ito eh. Pero ayan oh. Dinagdag daw mga to. Ayan. 5 seconds. Worth it ba yun? Ito 60 seconds. Ito. Ah, ito oh. Parang ano. Resu. Ito ba? Upon knockdown, you will become invisible. Oh, she. Dodgeness, adamant. Okay. Magaganda rin naman pala to. Pero, mayroon ba nakakuha nito? Parang sobrang rare nito. Eh, no? Sobrang hirap makakuha. Ah, ito mo, sa mga... Kahit sa mga top player, pag tinignan mo, wala namang... Wala namang may suot na mystical piece na gano'n. Normal lang. Na. Diba? Sobrang hirap naman ata makuha nun, Mirpor. Ayan, anyway, so... So, yun lang yung for this update. So, natuwa lang talaga ako dun sa outfit kasi for, makakapagpalit na uli ako ng outfit sa account ko. Hindi lang ako makadecide kung ano, kulay. Kaya tulungan nyo ako, guys. So, yun lang naman. Wala namang masyadong yung skill update nila. Yung skill, parang ibabab kasi mostly ng mga skills. Kasi dun sa Korea, merong mga nangyaring pagbabap sa skill at pero mostly yung mga tier 10 na skill na we. Tier 10 to tier 11 at tier 12 yung mga parang dinagdagan siya ng additional buff. Tapos dun sa kunyari sa warrior yung chain nila, yung hila nila, pag tier 10 may chance na mag-reset, parang ganoon. So parang dinadagdagan nila ng additional ability yung mga skills. Pero ang napansin ko doon, parang yung Darkest ang may pinakamaraming buff. Parang lahat, ang nangyari sa Darkest, lahat ng skill nila, nadagdagan ng damage. Pero di ko alam kung kailan lalabas si Mirror yun. Abangan na lang natin sa mga susunod na buwan. Probably lalabas din naman nila yon. Kasi doon lang naman sumusunod ang Mirror Global sa kung ano ang release sa Korean. So, pero not 100% naman nangyayari, pero abangan na lang natin. Ayan. So, that's it guys. Thank you guys for watching. Once again, this is Quizzo. See you next time. Over and out.